Hello and welcome ulit sa panibagong episode ng Green Yard TV. And para sa vlog natin today, ang ipi-feature naman nating plant ay itong fiddle leaf fig. So, i-share ko sa inyo kung ano yung mga natutunan ko simula sa pag-aalaga ng fiddle leaf hanggang sa pagpo-propagate nito. Umpisahan po natin doon muna sa pag-aalaga. At unahin natin yung location na dapat yung paglagyan ng fiddle leaf ninyo. So, ang fiddle leaf, as much as possible, huwag nyo po siyang ilalagay dun sa drafty area or dun sa lugar na malalamig or mahahangin. Huwag din, kung halimbawa may aircon kayo sa inyong mga kwarto o sa inyong bahay, huwag dun sa nabubugahan siya ng aircon. Kasi, ang gusto ng fiddle leaf ay yung mga humid environment. So, as much as possible, yun yung isa na dapat nyong i-consider sa pag naghanap kayo ng perfect spot para dun sa inyong fiddle leaf. And the other one is yung location ninyo na dapat paglalagyan din ito ay kailangan maliwanag. Okay, so kasi gustong gusto rin ng fiddle leaf yung maliliwanag na area o yung may bright pero hindi direct na sunlight. So, morning sun is okay. O wala namang problema doon. Pero other than that, yung tanghali, yung even yung hapon, wag na po. Kasi iba pa rin yung init noong sunlight noong umaga compare mo doon sa hapon. So, yun. So, yun po yung dalawang kailangan yung i-consider sa paghahanap ng perfect spot para dito sa inyong fiddle leaf fig. As much as possible, wag na po natin sanang ililipat kung nakuha nyo na yung perfect spot para dito sa fiddle leaf fig para doon na po siya mag-blossom at mag-flourish doon sa area na yun. And every week po, make sure na maro-rotate nyo po yung inyong fiddle leaf fig para po maiwasan o to avoid yung paglaki ng mga ng fiddle leaf ninyo towards dun sa light source. Kasi po, yung mga branch niya na mas nakakakuha ng mas marami or enough na sunlight ay may mas malaki ang tendency at chance na makapagpasibol o makapagpatubo ng panibagong dahon. Kaya po, much compare mo doon sa hindi nasisinagan masyado ng araw. And when it comes naman po sa fertilizer at soil, ang pagpa-fertilizer naman po nito, hindi naman po kailangan napakadalas. So kung bago lang po sa inyo yung fiddle leaf ninyo, kahit hindi nyo naman po muna ilagyan ng fertilizer, at least siguro once or twice a year lang is okay na po yun. Kasi po, too much fertilizer ay maaaring mag-reflect at maka-apekto doon sa dahon niya o sa mismong fiddle leaf ninyo. And makakatulong din po sa pagpapaganda ng inyong fiddle leaf yung pagpapalit ng soil. Hindi rin naman po kadalasan, pero ugaliin din po o huwag nyo rin kakalimutan na palitan din siya ng soil. Isa po kasi doon ay para magkaroon ng panibagong makuhang nutrients yung fiddle leaf ninyo, dahil sa pagtagal din ng panahon kasi, yung nutrients na kung saan siya nakatanim, yung soil na kung saan siya nakatanim, nauubos din yung nutrients na yun kasi hindi naman po nakakapagpalit ng panibagong soil. So, pero hindi naman po necessarily na kailangan yung palitan yung buong soil. Kasi once na tinanggal nyo po kasi siya dun sa pot ninyo o dun sa pinaglalagyan ninyo, naka-attach na po yung naka-attach na yung karamihan ng soil dun sa ugat niya. So, hinuhold na po ugat ng fiddle leaf niya yung soil na nakapalibot sa kanya. Yun lang po mga matatanggal, bawasan nyo lang po siya ng konti. And then, pag inilagay nyo po siya sa pot, dagdagan nyo po siya ng panibagong soil. And when it comes naman po sa watering ng fiddle leaf ninyo, ang fiddle leaf po ay hindi naman kailangan na palaging dinidilig. So, papaano nyo po malalaman kung kailangan ng diligin ang fiddle leaf ninyo? So, kailangan nyo lang pong i-stick yung finger ninyo doon sa soil ng inyong fiddle leaf. And pag po halimbawa, merong dumikit na soil or putik, dirt or putik doon sa inyong finger, 2 inches po. 2 inches, kailangan po kasi 2 inches ng topsoil niya ay dry bago niyo siya diligin. So, pagka in-stick niyo po yung finger niyo and inilabas niyo po, pag wala pong kumapit na kahit na anong dirt or putik doon sa fingers niyo, ibig sabihin lang po noon, dry na yung soil at kailangan niyo na po siyang diligin. And papaano niyo naman po malalaman kung enough na yung water na idinilig niyo sa inyong fiddle leaf? Well, ang isa pong indication na okay na po siya ay pag po halimbawa yung water na idinilig ninyo ay lumabas na doon sa drainage hole nung pot ninyo. So, ibig sabihin lang nakadaloy na po yung tubig doon sa buong pot at saka doon sa mismong ugat niya.
And mas maganda po sana kung meron kayong base drip plate na pagpapatungan nung patpo ninyo. Nasasalo dun sa water na lalabas doon sa drainage hole ng inyong pot. So ang isa po na salo niya na, and hayaan nyo lang po na nakababad doon yung pot ninyo ng 15 to 30 minutes para po maka-absorb pa ng enough water yung soil at yung roots ng fiddle leaf ninyo. Huwag nyo lang pong kakalimutan na tanggalin siya doon sa plate, yung pot ninyo, dahil kung hindi nyo po siya tatanggalin, maaari pong mag-suffer sa root rot or pagkabulok yung ugat ng inyong fiddle leaf. So to avoid overwatering, make sure na after 15 to 30 minutes ng pagbabad doon sa base drip plate, tatanggalin nyo din po siya. So ano naman po ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng paninilaw ang dahon, nagkakaroon ng mga brown patches, or natutuyo yung dahon ng fiddle leaf ninyo? So different area o different spot po ng pagkakaroon ng brown patches ay iba't iba rin po ang ibig sabihin. So unahin natin yung paninilaw ng dahon. So once nananilaw yung dahon ng fiddle leaf ninyo, dalawa lang po ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin na sobrahan sa fertilizer yung inyong fiddle leaf, kaya katulad po ng sinabi ko kanina, i-avoid po natin yung madalas na paglalagay ng fertilizer sa fiddle leaf ninyo dahil maninilaw po yung dahon ng fiddle leaf ninyo. And ang pangalawa po ay yung overwatering. So pag nasobrahan sa pagdidilig yung inyong fiddle leaf, ibig sabihin lang po noon, maninilaw yung dahon niya. Kaya sundin nyo lang din po yung nas na nabanggit ko kanina na pagdidilig dun sa fiddle leaf. Based din po yan doon sa mga natutunan ko. Next one is yung brown patch dito naman sa edge ng mga dahon. So yan, dito sa pinakadulo o pinakagilid ng mga dahon. So pagka nagkaroon ng mga brown patches doon sa area na yon, ibig sabihin lang po ay kulang naman sa dilig yung inyong fiddle leaf. It's either kulang siya sa dilig or kulang sa sunlight. So yung dalawang reason kung bakit magkakaroon siya ng brown patches dito sa gilid. So make sure na enough yung water and enough yung light na nakukuha niya para hindi magkaroon ng mga brown patches sa edges ng inyong fiddle leaf. And another one po, kung halimbawa po na nagkaroon naman ng brown spot or dark brown patches doon sa ilalim ng dahon, sa inside portion ng dahon ninyo, ibig sabihin or isang indication po yun na maaaring nabubulok yung ugat ng inyong fiddle leaf. So ang gawin nyo po kagad ay i-check ang root niya, tanggalin nyo sa pot and i-check nyo po kung okay po ba o healthy po ba yung root. Kung halimbawa naman po na may nakita kayo ng mga nabubulok ng roots, make sure po na tanggalin nyo siya para hindi na kumalat pa yung pagkabulok ng ugat. Malalaman nyo po kung healthy yung root niya or nabubulok. Ang indication po o ang sign kung na healthy pa yung root niya ay kulay yellow or white ang kanyang ugat. And yung sign naman po na siya ay bulok ay malambot po siya, soft po, and dark brown na yung kulay. So make sure na lahat ng dark brown at malalambot na ugat ay matatanggalin nyo para maiwasan yung pagkalat. And another one po ay napagkakaroon ng brown patches, yung sa ibabaw naman ng dahon, ay ibig sabihin po nun, o ang isang indication po kung bakit siya magkakaroon ng mga brown patches naman dun sa ibabaw ng dahon ninyo, ang kadahilanan po noon ay too much sunlight naman po or nagkakaroon ng sunburn yung mga dahon ninyo. Kaya make sure po na nasa indirect sunlight po yung fiddle leaf ninyo para maiwasan po yung mga sunburns na katulad noon. And ano naman po ang indication na healthy yung fiddle leaf ninyo? So pag healthy po yung fiddle leaf ninyo, magkakaroon po siya ng mga bagong dahon o mga panibagong talbos. Pero minsan, yung panibagong talbos na yon o yung maliliit na dahon na yon, may makakakita kayo ng mga dark brown na dots or pink na dots na nakakalat doon sa buong portion ng dahon na yon. So ibig sabihin po kasi naman noon, masyadong mabilis ang pag-absorb ng fiddle leaf ninyo ng tubig. Kaya ang nangyayari po, nagbe-burst yung cell nung dahon at yun po yung resulta, nagkakaroon ng mga pink dots or dark brown dots doon sa palibot ng inyong fiddle leaf. So, kung halimbawa naman po na mild lang naman yung nakikita ninyo na pink dots o yung mga dots, kinalaunan po matatanggal or mawawala din siya. Habang lumalaki o nagmamature yung dahon, unti-unting magpe-fade yung mga dots na yon, kaya huwag po kayo maglala dahil hindi naman po siya permanent.
So, kailan po kailangan magpalit or mag-repot? So, kailangan lang naman po kayong mag-repot kung halimbawang yung pot na yun, o paano nyo malalaman kung yung pot ninyo na pinaglalagyan ng feed leaf ninyo ay masyado ng maliit para sa kanya. So, ang isang makikita nyong sign doon ay yung halimbawa, yung ugat niya ay nabablock na yung drainage hole nung pot na pinaglalagyan niya. So, kung hindi na po nakakadaloy palabas ng maayos yung tubig na idinidilig ninyo, ibig sabihin masyado na pong maliit yung pot na yon para sa kanya kasi na-occupy na ng ugat yung kabuuan nung paso. So, that's the time na mag-repot na kayo or ilipat nyo siya sa much bigger pot. And punta naman po tayo kung paano nyo naman ipopropagate yung inyong feed leaf fig. So, ang feed leaf po ay pinopropagate or pinaparami, mapaparami nyo po siya sa pamamagitan ng Marcot. And I met someone na masasabi ko na expert na siya when it comes sa pagpaparami ng feed leaf. Kasi naranasan or nakita ko mismo ng aking mga mata kung gaano kadami yung feed leaf niya na nagsimula lamang daw sa isa or dalawang piraso. So yun, and pumayag siya na i-video ko kung paano niya ginagawa yung pagmamarkot dun sa feed leaf ninyo. And isishare ko sa inyo yung video na to para mapanood at mapag-aralan nyo kung paano niya ginawa yung process ng pagmamarkot. And let's watch this. Oh, tanggalin ko to siya eh. Pagtanggal nito, kay dito ako sa baba magmarkot. Kailangan i-control mo ang kamay mo para na di siya maputol. Kailangan hindi masyadong malalim na po. Kasi pag lumalim, hindi siya makontrol, mapuputol siya. Ito lang kakunti. Ganyan ha. Ito iganyan siya. Pagbalot hanggang dyan lang. Kasama yung pinutulan po ng dahon, ano po? Oo, hindi ni mo isama. Hanggang dyan lang. Ang dyan yun pinutulan yung paglalakan, ko. Ano ha? Oo. Yung pinutulan ko ng dahon, yun ang binabalot kasama ko. Kasama sa balot. Yun ang binalutan ko. Kasi doon lalabas ang ugat niya. Sa pinutulan mo ng dahon. Yan ang mabilis. 2 weeks lang yan. Kasi pag, kasi pag hanggang ang binalatan mo, balutin mo rin lahat, ay wala. Tatakbo yan sa matagalan na matagalan ka dyan. Okay na po yun? Tapos na. Tapos na yan. Talian mo siya dito o lagyan mo siya ng stick para hindi siya mabali. Kasi pag hanginin yan, mahangin, mabali siya. Yan. Yan, tama na yan. Tapos, pag may labas na dyan nga puti, ugat na yun, dito ka bumali. Oh, ito yun, di ba, ang binalatan ko hanggang dyan. Yan, yan ang baliin. Yung dulo nung pinagbalatan mo? Pinagbalatan ko, yan ang baliin mo. Okay. Mabali mo na. Yun, ayos, tapos. And dito na po natatapos ang vlog natin for today, and I hope may na-share ako sa inyo or may natutunan kayo dito sa vlog na to doon sa mga may nag-aalaga na ng feed leaf at doon sa mga gusto pa lamang pong mag-alaga. Sana po nakatulong or makatulong ang video na to para mag-guide kayo sa pag-aalaga ng mga feed leaf ninyo.
And yung mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-like and mag-subscribe para po maging updated kayo sa mga susunod pa naming vlogs. And huwag niyo pong kalimutan na i-visit din ang Facebook page po namin, Greenyard PH. Doon niyo pong makikita lahat ng available na plants na ibinebenta po namin. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV. And thank you for watching.